Ito naman yung print ng Epson L5290. Yan. Bond paper lang din yung ginamit natin dito. No? Kitang-kita nyo. Sobrang ganda ng quality ng printout. Kahit yung nasa likod, no, you know, lahat ng kulay halos nandirito. At makikita nyo, sobrang ganda talaga ng print. What more kung magandang klase ng papel yung gamit natin? Hi nga pala sa mga ka-printing natin dyan. Noong mga nakarang video, nagpakita tayo kung paano mag-print ng borderless sa Epson L3210. At dahil nga sa video na yon, may mga ilan tayong ka-printing na nagtanong ng mga detalye kung pwede ba na ma-borderless ang print ng Epson L120, Epson L5190, at Epson L5290. Meron din naman iba na nagtanong kung pwede ba mag-print ng borderless ng A4 kay Epson L310. At pwede nga yun, halos kapareho lang naman sa Epson L3210 kay Epson L3110. At parehong pwede mag-print ng borderless hanggang A4 doon sa mga printer na yan. At ngayon nga, nung nakaraan lang na may mga nagtanong about L5190 at L5290, no? Dito sa video nito, ipapakita natin kung pwede ba at makakapag-print ba ng borderless kay Epson L5190, Epson L5290, at Epson L120. May mga nagtatanong din kung pwede ba i-borderless ang print up to A4 kay Epson L121. Yun nga lang, wala akong printer na Epson L121. Kaya ang mapapakita ko lang is yung mga printer na meron ako, kagaya nga ng 5190 at nung 5290. Ngayon, pakita natin kung kaya ba or pwede ba dahil kahit ako hindi ko pa nasusubukan kung paano. Pero ngayon, tatestingin natin sila, papakita natin sa video kung kaya ba nila mag-print up to A4 size na borderless. Alam naman natin na si Epson L5190 at si Epson L5290 ay kaya mag-print ng borderless ng 3R at ng 4R. Pero hindi niya kaya mag-print ng borderless up to A4 size. Ito nga pala yung Epson L5190 ko. Ito yung try natin kung pwede mag-print ng borderless. Ang ink nito is dye ink. Ayun, papakita natin. Punta muna tayo sa computer. Tapos gawa na kagad tayo ng driver niya. Gamit pa rin natin ang application para sa driver is printfab. So kung hindi mo pa alam kung paano mag-install ng printfab, panoorin mo muna isa kong video para i-guide ka nun kung saan mo siya pwedeng sundan. After nun, balik ka rito sa video na to para makuha mo na kung paano ba magpa-print ng borderless. Subukan natin kung pwede. Punta muna tayo sa computer at dito sa printer. Ito nga pala yung Epson L5190 natin at dito natin iti-testing kung pwede mag-print ng borderless. And makikita natin dito, L5190. Magkamukha kasi sila ng L5290. Kaya dito mo lang makikita yung pinagkaiba. Ito is L5190, medyo luma na to. 2020 pa yata to or 2019, hindi na ako sigurado. Basta yun, medyo nakadalawang taon na sa akin to at nasulit ko naman na siya. At ngayon, tetestingin natin. Punta na tayo rito sa computer para makita natin. Ayan, nandito na tayo ngayon sa computer natin, no? Bubuksan ko na si Photoshop. Dito kay Photoshop, may nakaready na ako ulit na isang image. Image to ng tropa namin nung pumunta kami ng Baguio. Nilagyan ko na sila ng margin, no? Ulitin ko ulit, no? Ang margin nito is nakaset ng 2mm margin, top, bottom, at both side. Parehong 2mm yan. Makikita nyo, kaya ko ito pinili itong image nito kasi makikita nyo yung kulay niya, no? Halos kumpleto ng kulay na dyan. Magagamit natin yung CMYK dyan sa image na yan. Para makita natin kung maganda mo yung kakalabasan dito. Epson L5190 ko. Dye ink na ink to. Ngayon, titignan na natin kung pwede ba si Epson L5190 kay printfab. Ngayon ko pala hindi siya itetesting para talagang alam natin kung ano yung kakalabasan niya. Ito, punta tayo kay printfab. Punta lang tayo dito sa ad. I-on ko lang siya, no? Hindi pa pala naka-on yung printer. On ko lang muna. Ayan, naka-on na yung printer. I-open ko lang tong printfab. Tapos, dito lang kay add. Ayan, nakita natin, no? Nasa print queue, si Epson L5190. So, ayan yung pipilain natin. Continue lang. Tapos, punta tayo kay Epson na brand. Hanapin lang natin si Epson L1300. Ayan. Tapos, continue. Tapos, palitan na natin ang pangalan. Para mas madali natin ma-identify. So, ilalagay ko lang is Epson L5190 printfab driver. Printfab driver. Tapos, okay lang. Yan, maglo-loading lang yan. Antayin lang natin yung loading. Tapos, test page, syempre, no na lang natin. Yan, nakapag-create na tayo, no? Nasa USB 21 siya, sa Epson L5190. Ngayon, punta tayo kay Photoshop, printahin ito. Ang nakalagay nga pala doon sa printer is bond paper lang, para lang naman matesting natin. So, yung print, tapos yan. Palitan natin to, punta tayo kay Epson L5190 printfab driver. Ayun, nasa pinakaunan siya dahil ayun yung pinakahuling-huling mong ginawang driver. Punta kayo kay print settings, tayin lang natin. Tapos ayun, no? Pindutin mo lang itong borderless. Max natin siya para makita natin kung talagang borderless yung kakalabasan. Itong quality, palitan natin ng 1440 dpi para maganda yung output. Hindi ko pala na-head clean itong printer na to, so baka hindi maganda yung printout niya. Pero tignan natin kung anong kakalabasan. Tapos print lang natin. Ayan, no, magpiprint na tayo kay Epson L5190. Ayan, no, printing na siya. Antayin natin kung talagang kakayanin niya yung borderless printing natin up to A4. Ito, Epson L5190. Ayan, nagpiprint na siya. Antayin natin kung kaya niya ba magprint ng up to A4 size na
borderless. So tingin ko kung kaya niya naman mag-print ng borderless, baka kay Epson L5290, baka kaya niya rin mag-print ng borderless. Although hindi pa ako sure, pero tingnan na natin kung ano yung kakalabasan. Medyo matagal yung print niya kasi yung pinili ko nga pala is 1440 dpi, yung pinakamataas na settings para sa quality ng print niya kay printfab. Kasi kung drop lang yung pinili natin, makikita din naman natin kagad yan. Pero mas maganda rito makikita nyo kahit bond paper lang kung gaano ka quality yung print pagka printfab driver yung ginamit ko, kahit dye ink lang yung gamit natin. Dye ink tong printer. So yan, antayin lang muna natin siya. So ito na nga, natapos na yung print ni Epson L5190, yung image. Tingnan nyo naman yung quality. Oh. Kung gaano kaganda yung print output niya, no? Kitang-kita natin, buhay na buhay yung kulay. Kahit sa bond paper lang natin siya pinrint. Although may kita natin dito na medyo visible na lines kasi nga hindi ko na head clean yung printer kanina. Medyo nagamit kasi ito kanina doon sa pwesto. Eh. Pero yan, tingnan mo yung quality. Oh. May kita mo, no? Yung pink na suot, yung mga green, yung cream, ayun, yung orange, yung black, buhay na buhay. Kahit yung ano blurry background sa likod, oh, kitang-kita mo pa rin. Ganyang kaganda yung quality output kay printfab. Yun nga lang, ito, nakikita nyo yung buong ink. Nag-cost nyan sa printer head yan. Yung printer head, meron ng ink sa mga gilid niya. Tapos nung paglabas niya ng ganito, medyo naka-umbok yung part na yun dito, sumayad to sa printer head. Ayun yung nag-cost nun. Kaya meron ganyan. Tingnan mo yung likod. Oh, medyo madaming ink. Ayun, pareho siya. May tumapon ng ink. Pero, tingnan nyo, yung quality ng image. Sobrang quality. Yan, nakita na natin na pwede mag-print ng borderless up to A4 kay Epson L5190 gamit ang printfab na driver. Testing naman na nga natin ngayon sa Epson L5290 sa pag-print ng borderless gamit ulit yung printfab driver. Nga pala sa Epson L5190 natin at ayun, nandun sa lapag lang sa Epson L5290. Nagawin natin pagpapalitin na natin silang dalawa ng pwesto at itetesting naman na natin yung Epson L5290. Ito na sa Epson L5290. Epson L5290. Setup ko lang siyang mabilisan. Ito yung image natin kanina. Papalitan naman natin yung ibang image. Ayan. Makumulang ink. Ayan. On natin. Ayan. Naka-on na sa Epson L5290. Bond paper lang yung gagamitin ko. Pagaya ulit kanina. Ayan. Naka-setup na Epson L5290 natin. Balik na tayo ulit dun sa computer. At ayun nga, no. Na-testing na natin mag-print ng borderless kay Epson L5190. Pwede rin siyang ma-printa ng borderless up to A4 kung gagamit tayo ng printfab na driver. At kung paano mag-install ng driver gamit kay printfab, ayun yung pinakita natin kanina. No? Kaya tapos na natin sa L5190. Punta naman tayo kay Epson L5290. Susubukan naman natin ulit siya kung kaya niya mag-print ng borderless ng A4. Ganun din, no. Kagaya nito, dye ink din yung ink ng Epson L5290 ko na yun. Yun naman yung itatry natin. Subukan natin kung kaya niya rin mag-print ng borderless up to A4 size gamit si printfab driver. Ayan, balik na tayo ulit dito sa PC. No? Open lang natin ulit to si printfab. Tapos, add. Ayan, nakita natin na si Epson L5290 kasi siya lang naman yung nakuon na printer ngayon at nakasalpak dito sa PC kaya ganun. So, continue lang natin. Palitan to, gawin lang Epson. Then, punta tayo kay Epson L1300. Then, continue. Palitan lang natin ang pangalan. Epson L5290 printfab driver. Para mas madali lang natin siyang mahanap. Okay lang. Sweet lang natin siya. Print na test page on this printer. No lang natin. Yan. Okay na. Meron na tayo naka-install na Epson L5290 printfab driver. Ngayon punta na tayo dito kay Photoshop. Ito yung image na gagamitin natin. Yung kanina naka-portrait siya. Tapos ito naman ngayon naka-landscape. Halos pareho yung image. Sila ulit yung nasa litrato. Kaibahan lang kanina mga hindi nakaharap. Ngayon ito mga nakaharap natin nyo. Pati yung sa likod nakaharap po. Hindi namin kasama yan. Pero yan, testing na natin yung print. File, print. O nga pala, no? 2mm ulit yung margins niyan sa gilid. Pareho lang sa iba natin ginagawa. Dito na tayo sa settings, no? Punta tayo Epson L5290 printfab driver. Punta tayo kay settings, print settings. I-check lang natin ulit itong borderless. Then yung quality, palitan natin ng 1440 dpi. Tapos okay natin. Magbabago yan dito. Yan, nakita natin na borderless na siya. Dahil naka-landscape yung image natin, landscape natin dito. Ito, yan lang pindutin mo. Okay, yan. Yan, ngayon naka-landscape na siya. Print pa natin. Ngayon, print na natin siya kay Epson L5290. Tingnan natin kung kaya niya ng borderless.
Ayun, lumabas na, no? Printing na. Pumasok na yung job sa kanya. Ayun, nakita natin, no? Epson L5290 itong printer na ito. Kaya kinain niya ng papel, nag-feed na, nag-print na siya. Ngayon, makikita natin paglabas niya kung kaya niya ba mag-print ang borderless, kung kaya niya ng borderless na A4 or hindi. Hindi ko pa natin testing, no? Ngayon ko lang tinesting to para talagang kitang-kita natin kung ano. Kasi hindi ko alam, eh. Maraming tanong. Wala kasi to rito sa kabila kong pwesto dahil nandun to sa document printing namin. Kinuha ko lang to ngayon kasi nagsara na. Sakto, kinuha ko lang. Kaya matetesting natin. Antayin lang natin ulit siya kung ano yung kakalabasan. I forward nila natin itong video para mas mabilis. So ayan, tapos na i-print 5290 itong image. Tingnan mo naman kung gano'ng kaganda yung quality. Sobrang ganda ng printout. Dye ink lang din to, ha? Dye ink to. Pero tingnan mo yung quality ng print, oh. Sa ilalim, borderless. Dito sa side, borderless. Sa top, hindi siya borderless. Hindi natin na maximum yung kay, ano, sa print settings niya. Hindi natin na ilagay sa maximum. Pero sure ako, pwede na itong borderless. Kasi yan, oh. Kita naman natin yung sa bottom tsaka sa deep. Ibig sabihin, pwede na to siya sa borderless. Pero sige, susubukan natin ulit i-maximum yung sa print settings para makita natin kung talaga bang kaya niyang i-maximum ng buong A4 size ito. Ulitin lang natin yung pag-print sa image nito. Balik lang tayo sa image ito dahil hindi natin na maximum yung pag-print niya ng A4 size, no? Balik lang tayo dito, print lang natin ulit siya. Ang nag-cause kung bakit nagkaganon, hindi natin na maximum dito kay print settings. Punta tayo print settings, tapos makikita natin doon sa print fab na option. Ito, yung overlap. Hindi ko siya na-imax kanina. Ayan, imamax lang natin ngayon, sabay print tayo ulit dito. Tingnan natin, no? Ulitin lang. Ipapass forward lang natin para mabilis. Nag-print na tayo ulit dito. Waiting na lang tayo yung matanggap niya yung job para mag-print siya. So, yun. Natanggap niya na yung job. Mag-print na, no? Ipapass forward na lang natin itong video na ito para makikita natin kung buong-buong A4 yung mga kuprintan niya. So, ayan, no? Tapos na siyang i-print. Nakita natin na borderless. Borderless yung pagkakaprint niya. Both side, top, bottom, borderless. Ayan. A4 size na bond paper lamang po ito, ha? Pero yung quality, makikita mo, grabe, sobrang ganda. At ayun niya, no? Nasagot na natin yung dalawang katanungan. Kung pwede ba mag-print ang borderless kay Epson L5190 at L5290 ng A4 size. Ito yung kinalabasan. Ito yung print natin kay Epson L5290, no? Yung kanina kasi yung borderless niya, hindi saktong-sakto, meron sa top tsaka sa side, no? Kaya inulit natin. Ayun, ito na yung isa niya pang output. Sobrang ganda. Kung makikita nyo sa video, no? Kung nakita nyo yung pinakita ko kanina computer, halos parehong-pareho. At take note, bond paper lang yung ginamit natin sa pag-print dito. Bond paper lamang po yan. Pero yung quality ng image, grabe. Saktong-sakto. Pati nga yung nasa likod, no? Kung kitang-kita pa rin, hindi namin kasama yung dalawang to, ha? Pero ayan, no? Nakita nyo, no? Pwede mag-print ng A4 size borderless kay Epson L5190 at 5290 gamit lamang ang printfab na driver. Kapareho lang sa pag-print ng borderless kay Epson L3210. Yan. Kung gusto nyo gawin, pwede nyo nasubukan. Wala namang mawawala. Pero syempre, may madadagdag sa oras natin pagka ganito kasi less na sa pagkakata. Kung meron kang Epson L5190, meron kang Epson L5290 or kaya naman yung nagbabala kang bumili ng dalawang printer na yun. Ito na, napakita na natin na pwede siya mag-print ng borderless. Ngayon naman, may isa pang tanong na naiiwan. Kaya ba mag-print ng borderless kay Epson L120 or Epson L121? Meron ako Epson L120, yun nga lang, last year ko pa siya last na gamit. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagigamit ulit. Hindi ko nga na-headlink. Meron ako na testing natin kung pwede sa kanya. Nandito siya sa baba, ito. Ayan. Sobrang tagal ko lang hindi nagagamit to. Ito, yung Epson L120 natin, last year ko pa ito na uling na testing. Kaya hindi ako sure kung gagana to. At kung okay yung printout niya. Pero susubukan pa rin natin. I-head clean ko lang muna siya bago ko subukan mag-print kay printfab. Yun nga lang, no, wala akong Epson L121. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo kung pwede ba or hindi mag-print ng borderless sa kanya. Pero kung meron kayong Epson L121, subukan nyo. Wala namang mawawala, eh. I-try nyo lang, no. Tapos kung hindi pwede, i-delete nyo lang yung driver. Tapos gamitin nyo lang yung old driver niya. Wala namang problema sa ganun. Pwede nyo siyang subukan. Pero ngayon, try naman natin to Epson L120 kung pwede sa kanya. So ayun, oh, napagana pa natin yung Epson L120 natin. Oh, gumana pa siya. Ngayon naman, tinatry ko lang yung head clean kaso naglo-loading ko. Ayun, gumana siya, nag-head clean pa. Sana okay yung printout niya para mapakita pa natin yung print quality niya pag nagpiprint kami kay PrintFab. Hop, nag-paper jam.
reseña. Wala, hindi natin matetest yung Epson L5290 natin kasi magpa-paper jam siya. Hindi ko alam kung ano pa yung problema niya. Ayun, nag-orange na ulit. Binuksan ko lang siya para makita kung may mga foreign object pero wala naman. Tingin ko dahil sa encoder strip lang kasi hindi tumutuloy yung head. Pero hindi ko na siya kakaligutin na. Huwag na natin testin. Ayun, sa kasamang pala, hindi na natin matetesting kung pwedeng mag-borderless kay Epson L120. Dahil nga, nung inon natin siya, nag-on naman siya, nag-head print tayo, gumalaw onti yung head, pero nung medyo gagalaw pa siya, nag-paper jam na, no? Hindi ko na testing pang kalikutin to ngayon kasi sobrang haba pa ng time ng gagamitin ko. Binuksan ko lang siya para makita kung merong foreign object doon sa loob na nagkakos lang nun, pero wala naman ako ibang nakita. Na-ista kasi siya na matagal. Last year pa ngayon last na gamit ko dyan, kaya hindi ko na muna gagpapakilaman. Sa mga ibang araw ko na siya check up. Ayun, hindi na tayo makakapag-print dito kay Epson L120. Kaya kung meron tayong mga kaprinting dyan na gumagamit din ng printfab na driver, baka pwede nyo subukan kung pwede makapag-print ang borderless up to A4 kay Epson L120 at Epson L121. At ayun nga, nasagot natin yung dalawang katanungan kung pwede ba mag-print ang borderless up to A4 kay Epson L5190 at Epson L5290. At ito nga yung output nila. Ito yung ginawa nating print out kay Epson L5190. Ayun, kitang-kita natin na borderless siya. Kahit bond paper lang yung ginamit natin, sobrang quality ng image. Ito naman yung print ng kay Epson L5290. Yan. Bond paper lang din yung ginamit natin dito, no? Kitang-kita nyo. Sobrang ganda ng quality ng printout. Kahit yung nasa likod, no, yun, no? Lahat ng kulay halos nandirito. At makikita nyo, sobrang ganda talaga ng print. What more kung magandang klase ng papel yung gamit natin. At dye ink lang to. Kaya medyo mas makintab pa siya. So ayun, nakapag-print tayo ng borderless sa kanila. No? At sana sa may mga Epson L5190 at Epson L5290, ay mamaximize nyo rin yung paggamit nyo ng printer. Kasi tulad ng Epson L3210, sobrang quality at sobrang ganda rin ng mga printer na yun. Dahil pwede ka rin mag-photocopy ng legal size or long size doon gamit yung ADF. Tsaka pala, no, gumagawa rin pala ako ng ibang mga videos tungkol sa pricing. Ang isa na ako na-upload tungkol sa price table para sa cutout sticker. Sa mga naguguluhan sa pagpipresyo, pwede nyo i-download yung document na yon para maging guide nyo sa pagpipresyo. At kung hindi mo pa napapanood yung video ko about sa Epson L3210 kung paano gawin o paano mag-print ng borderless doon, pwede mo yung tingnan kung meron ka Epson L3210 at para ma-maximize mo rin yung paggamit doon. Kasi nga, alam naman natin, kapag borderless ang printout mo at naglalagay ka ng frame sa A4 size, minsan kasi talaga hindi maiwasan yung A4 size mo na hindi borderless pag nilagay mo sa frame, eh minsan nakikita pa yung white na space dun sa sides niya. At syempre, hindi maganda tingnan. Eh kapag ka borderless yung printout mo at ipiframe mo siya into A4 size, wala ka nang pangamba na may makikita pang white dun sa gilid. Kasi minsan, hindi natin masasabi sa paggawa ng frame, medyo sumobra ng konti. Ayun, ganun yung nagkakos nung ganun. At ayun, maraming salamat nga pala sa nanonood ng mga videos ko at mga manonood pa nito mga videos ko. Kung nagustuhan mo itong video na to, baka pwede mo naman ako i-like at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko dahil mag-upload pa ako ng mas marami pang mga video na related sa printing. Sigurado ako, kung hindi mo alam yung mga videos na yon, makakatulong sa'yo yon upang madagdagan pa yung kaalaman natin sa printing at syempre doon sa mga products na ginagawa natin. Mag-upload ako ng mga videos sa mga products na nagagawa ko at sa mga printer na ginagamit ko kagaya nito. Yung mga simple troubleshooting na ginagawa para hindi mo siya dadalhin sa tech kasi alam naman natin, medyo mahal at minsan mabilisan or kailangan natin yung gawin. At ulitin ko muna, hindi po ako master sa larangan ito, no? Lahat ng mga pinapakita ko po is based lamang po sa aking experience. Dahil tulad rin ng nakararami sa ating mga kaprinting, wala rin po akong mentor. Wala nagtuturo sa akin sa mga ginagawa ko. Lahat ng ito ay sariling sikap lamang at sinusubukan ko lamang na ibahagi sa iba pa natin mga kaprinting, lalong-lalo sa mga baguhan. Para mas ma-lessen na po yung mga rejects or mga mali nating ginagawa. At avoid nyo na rin para hindi na kayo magkakamali at dire-diretso lang ang paggawa nyo para mas malaki yung kitain nyo. Dahil siyempre, ina-less na yung gastos natin. At ayun, no, maraming salamat sa mga nanonood at sana panoorin nyo pa po yung iba kong mga videos.